ako kasi napago na sa restaurant sa kakakain, kaya may isi-share ako sa inyo na menu na paborito ng asawa ko. Palagi kong niluluto, palagi niyang nire-request. Siyempre, pag tanongin mo siya, ano yung paborito mo, ulam o ako? Siyempre, ang sagot, ikaw. Alangan yung ulam. Pag ulam yung isagot niya, wala siyang ulam. Hindi ko siya lulutuan, di ba? Ganon. Kaya samahan niyo ako sa isi-share ko sa inyo na bagong menu ng Italian Foods. Macaroni gratin, kaya dali na, update niyo ako, maluto kita, mga kalangga. Ating menu for today is macaroni tapuri gratin. Ito yung Italian foods na niluluto. So, bali yung main ingredients natin ay ito. Yung macaroni tapuri gratin. Yung sa loob niyan, may macaroni tapos may powder na siya. Tapos chicken. Tapos ito yung fresh milk. Or pwede kayong gumamit ng evaporated milk. Tapos, yung fresh milk niya is 180 ml. Gaya din yung tubig, 180 ml. Tapos, yung ating shrimp. Tapos, ito yung ilalagay ko first time. Nag-experiment. Ito yung crab. Yung ilalagay ko. Tapos, yung ating onion, garlic. Yan lang yung main ingredients ng ating lulutuin sa ngayon. Ang laman ng loob ng box ay ayan. Ayan siya yung powder. Ito yung sauce mix. Tapos, ayan na yung macaroni na noodles na ilalagay natin. So, ganyan lahat siya. Ito, good for 2 person siya. Ito. Dapat pala, may lulutuan kayo kasi ibibake natin siya mamaya sa oven. Kaya, dapat may lulutuan kayo na ganito. Either Pyrex na gamitin nyo or yung pang-gratin talaga na plate. Yung tawag nila dito sa Japan is gratin plate. Yung nilalagay sa oven para mabibake mo siya ng 10 to 15 minutes. Kaya yan yung kailangan natin pa ito pa pala. Mozzarella cheese, ito yung ilalagay natin mamaya na toppings sa taas. Either gumamit kayo ng olive oil or yung normal lang na oil. Depende sa inyo. Kaya lagyan natin ng oil. Sunog yung ating butter, nilalagyan muna natin ng mantika or yung olive oil. Yung binibili ko palagi is yung naka-tube na butter kasi madali lang siya. Hindi mo na kailangan i-slice. Yung naka-tube na madali siyang ilagay. Ilalagay na natin yung bawang kasi makauna ko yung bawang kasi gusto ko pag nagluluto ako yung amoy. Naamoy ko kaagad, ganon. Para hindi masunog yung bawang, hinaan yung apoy. Pag namula-mula na yung bawang, saka natin isusunod yung ating onion. Isusunod na natin yung ating onion. Pag namula-mula na siya lahat, saka natin ilalagay yung ating manok. Isunod natin nalagay yung ating manok. Hayaan natin siya na mag-golden brown din yung manok. Parang ipiplito, igisa mo yung manok sa salili niyang mantika, ganon. Hili ko kasi talaga magluto pag may time. Nag-i-enjoy ako sa kusina eh. Hayaan muna natin yung manok hanggang sa mamula-mula, mag-golden brown, saka na naman siya haluin. Dahil yung manok natin is mag-golden brown na, isunod natin yung ating shrimp. At haluin. Dahil na golden brown na lahat at yung ating shrimp. Yung shrimp kasi madali lang ito maluto eh. Kaya isunod natin yung ating crab. Ito siya. Ilagay din natin. Tapos haluin. Yung tawag nito is seafood macaroni gratin. By Nenets. Charlotte. Luto agad yan. Susunod na natin na ilagay yung ating main ingredients.
bago natin ilagay yung ating mga main ingredients, kailangan natin patayin yung apoy. Ilagay natin yung ating macaroni. Ito. Sunod yung powder. Inalagay na natin yung ating macaroni, tapos yung powder. Isunod natin yung ating water. Sunod yung ating fresh milk. Haluin muna natin siya, saka, kasi pala hindi mag-coodles, hindi siya mamuumuo. Kaya kailangan, pag naghalo ka ng ganito na may powder, kailangan patayin mo muna yung apoy para hindi mag-muumuo. Mabuo-buo, mamumuo, ano ba yun? Hindi siya mag-coodles. Mag-coodle. Ano ba yun? Coodles or coodles? Ano ba yan? Ayan. Pag nahalo na siya lahat, na yung powder, walang may namuo, saka natin i-on yung ating apoy. Ayan. At antayin natin siya na lumapot yung sabaw. Antayin natin siya. Slowly heat. Slowly cook or slowly heat. Ganon. Pag nagluto talaga ako, madaldal ako ha. Haluin mo siya para yung powder niya hindi mamuo sa baba. Haluin mo nang dahan-dahan. Huwag yung ano na halo, girl. Dapat yung dahan-dahan. Charot. Yung tama lang na hindi mamuo yung sa baba. Oh. Ayan, dahil ayan, tingnan mo, lumalapot na yung sabaw niya. Haluin natin ulit. Hanggang sa lumapot talaga siya. Yung paghalo nito sa kanya, 2 or 3 minutes lang ha. Matansya lang natin na lumapot yung sabaw kasi ibibake pa natin ito. Kaya hindi pa dito nagtatapos. Ganon. Yan, sobrang lapot niya na. After 1 minute na lang, isasali natin siya sa lalagyan at ibibake natin sa oven. Isang pakulo na lang. At papatayin. At papatayin. So, ayan na, ililipat natin siya sa lalagyan at ibibake natin sa oven. Ilagyan natin ng butter ito. Igigrease natin ng butter yung lulutuan para hindi siya dumikit yung... Kung gusto nyong kamayin, kamayin. Yung sa akin na lang. Yung kitchen paper. Para madali, no? Ayan. Yung butter kasi, pag naghugas ka ng kamay, dumidikit talaga siya. Kaya, yung gamit ko palagi is yung kitchen paper. Pag pumapahid ako ng ganito. Para tapo na lang siya agad. Ayan na. Nag-grease na natin lahat. Ilalagay natin yung ating gratin. Ito na, kasi ready to bake na siya, ilalagay natin yung, lastly, yung ating mozzarella cheese. Bali, yan yung pinaka-toppings ng gratin para mas lalo siyang sumarap. Ayan, naka-ready na siya for bake. Ayan yung gratin natin na sa loob na siya. Ibibake natin ng 10 to 20 minutes.
Kaya i-on natin dito yung aking lulutuan. Ayan. Antayin natin. Nakaset siya ng 220. Antayin na lang natin kasi nagka-timer yung computer, yung oven ko. Tingnan natin. Ayan yung cheese. Ayan. Nag-melt na yung cheese. Hindi pa yun. Buksan natin ulit yung niluto ko kung ano na. Kumukulo. Grabe yung init ng oven. Ayan. Kumukulo. Ayan siya. And the 20 minutes, naluto na natin yung ating macaroni gratin or seafoods macaroni gratin. Ready na siyang lapangin. Halina kayo. Halika kayo guys, tikman natin. Luto na siya. Unang tikim. Tikim lang, joke. Pero ganito. Tikman natin yung aking niluto kung gaano siya kasalat. Gaya ko. Joke lang, charot. Sobrang sarap niyan. Akong nagluto eh. Kaya, para yung kapalis nito, lagyan natin ng spice. Parang gaya din sa isang relasyon na kailangan ng spice para lalo siyang sumarap at hindi ka maumay. Ganon. Kaya pag nanamig sa'yo yung jowa mo, patakal mo ng tabasco, charot. Para bumalik yung init. Charot na. Ano ba yung mga pinagsasabi? Pero kailangan talaga yung tabasco ah. Yan yung palis niya para mawala yung umay. Ganon. Ayan, itaktak mo. Napakatatuloy ako. Ayan, lapang. Unang tikim. Sarap.